Hello everyone! My name is Shaine, your vlogger FA. Kasama ko ngayon si Lyxa Dich na Mad Beauty para turuan tayo kung ano ang pwede nating maging hair and makeup kapag a-attend tayo ng flight attendant interview. Pero bago yun, i-like mo muna itong video ko. At kung bago ka dito sa channel ko, subscribe to my channel. Kung ready ka na, let's start! Kasama ko ngayon si Lyxa Dich, no, isa siyang flight attendant and makeup artist. Ngayon, tuturuan niya tayo step by step kung ano yung pwede nating maging look kung a-attend tayo ng flight attendant interview. Ano yung una nating gagawin? So, i-share ko lang yung ginawa ko, no? Ano, bago ka matulog, skincare muna para pagising mo fresh. Para pag makeup mo, maganda yung skin mo, walang nag-o-open ng mga pores diyan. Ganun. So skincare important. Skincare is the key. Yes. So next. 'Di ba, after noon, ano, bago ka mag-start, kailangan malinis talaga yung face mo. Ngayon malinis naman yung face mo. So tapos mag-wash ng face mo, dapat may toner, then nag-toner ka na? At dahil dyan, magbabalik kami. Una, yung gagawin natin yung hair. Hindi, mamaya na. Ay, mamaya hair. Mamaya. Nauna na naman, oh. Medyo nagmamagaling. Okay. Primer niya is... So, ayan, nilagyan niya na ako ng primer. Bakit kailangan ng primer? Para mag-stay pa yung foundation mo. Pero depende din sa ano, sa skin type ba, kung oily ka, or combination ng dry and oily. So dapat i-research mo kung ano yung pwede sa skin type mo. Ayan, pang ano lang kasi, pang Avon, tsaka pang Everbelen na lang talaga yung mga ano natin, yung mga makeup. So hindi natin nababasa yung mga ganyan. Ano tawag dyan? ST siya, miss. Estee Lauder. Estee Lauder. Hindi siya makapaltingnan sa face. Tapos maganda talaga yung coverage niya. Oh, ayan. May nalaman na naman. Ayan. Wow! Ayan, diba? Malaking transformation sa kanina. Hindi pa po tapos. Hindi pa pala! SP Lauder. Isang tip, dapat medyo natural. Natural na pangmalakas, ano? Okay na, kahit wala ka kaya, dapat yung liig. Uy, dapat yung liig din. Yung neck din, kasi part din siya ng face mo. So, huwag niyong kalimutan. Nakakalimutan ko kasi. Beauty blender lang yung gamit. Kasi mas so, maganda siya. Beauty blender is the key. Okay na po. Siyempre, minsan, meron din kasing puyat, ganon, yung mga under eye mo, kailangan mo din takpan yan. At okay, dahil dyan, concealer yung katapat niyan. Tapos, yung tamang shade ng concealer, wala kasing may magtama na shade ba sa kay Miss, kay F.A. Shaine Buhat. So, minix ko na yung dalawang kulang. Ayan. Maraming salamat, Maring Maybelline, sa yung mga nagagawang concealer. Talaga namang nagagamit natin yan. Okay. Simplihan na lang natin. Lagyan natin ng powder. Powder. Ano siya? Press powder siya. Press powder. Press powder ni Paring Mac. Okay. Siyempre, shade na naman na mag-aano sa akin. So, feeling fresh na. Ayan. So, ito na. Chan-chan-chan. Ngayon naman, yung kilay. Yes. Tingnan natin ang pagdodrawing ni Leonardo da Vinci kay Mona Lisa. Okay, go. Ayan. Meron na tayong kilay. Umabot din ng ilang taon bago magkaroon ng kilay si Mona Lisa. Salamat talaga. Maraming salamat, Maring Anastasia. Sa yung ano, sa yung mga wala talaga Anastasia para mas social, 'di ba? Maraming salamat sa yung pangkilay. Dahil sa yung pangkilay, nakilayan na ako ni Leonardo da Vinci. So ngayon, mag-a-apply na siya ng eyeshadow.
Ang applicable sa mata ko ay pagiging ano kasi yung pag-a-applyan mo, flight attendant. Mm-mm. So dapat lumabas yung natural pero beauty. Pack na pack na beauty makeup ganun. Hindi naman yung pang beauty queen. So yung ano ko sa kanya na eyeshadow yung standard eye makeup lang. Mm-mm. Standard eye makeup. Ngayon meron akong eyeshadow. Meron po talaga yan. Ano yan? Lapit ko na ngayon mukha ko. Meron na siyang brown eyeshadow. Yung iba naman kasi, yung nalalaman ko lang sa mga nag-a-apply. Nagpapa-makeup talaga sila. Yes! So, book niya na si Mad Beauty. So, eto, may mga light brown, tsaka mga brown, super dark brown, ganyan. Ngayon naman, i-apply ang eyeliner. Eyeliner is the key. Magkalipad kasi kami bukas ni Lyxa Dich. So, hindi na ako maliligo. Ito na yung ano ko. Yung makeup ko. Ayan na, meron akong eyeliner. Eyeliner natin, brought to you by... Mumurahin lang yun. Pareng Nichido. Pareng Nichido, maraming salamat sa eyeliner mo. Yeah, maganda ito kasi talaga yan. Siyempre, papasalamatan natin ang Brandless na paano ba to? Ito omnis. Alam mo hindi. Hindi marunong gumamit. Wait lang, kaya ko to. Kaya ko to. Kailangan ko matutunan ng mga bagay kahit ako ay masaktan. Char! Aray ko, ayan. May nagbago ba? And lalagay na yung mascara. Marunong ka mag-mascara? Oo. Sige, tutry yun. So, dapat pag nag-mascara ka, wag yung sa dulo na dapat from ano talaga? From? From tip to toe? From tip to end talaga. From tip to end. From tip, ayan. Lagay yan. Ayan. So, ikaw pa dito. Paano? Ayan. Pinaglalaban talaga natin ang mga bagay-bagay, guys. Kung nasan ka man sa Paris, Miss... L'Oreal yan. Ay, Auntie. Auntie L'Oreal. Maraming salamat sa yung waterproof, false-waterproof. Talaga namang baka kahit maligo ako, nandyan pa rin yan. Thank you, Auntie. So, next and is... Blush. So, ang blush natin is brought to you by... Ito. Kumari ko to. Morphe. Kumaring Morphe. Nako, maraming salamat sa yung paggawa ng ng mga blush on kasi talaga naman para magka-blush ang buhay namin. Pero iba kasi nagko-contour pa. So, parang wala naman kasi kailangan i-contour sa face ni Shaine. So, blush na lang. Inikilig ako. Ganun talaga. Kapag alam niyo na, hindi na kailangan mag-contour. Nakakainis. Maring Morphe, ang ganda. Maganda yung blush on mo. Talaga naman nakaka-blush. Marunong ka mag-alayos? Mm-hmm. O naman, sa tatlong taon naman na hinapi, perfect ko naman yung paglalagay ng lipstick. Tama ba itong ginagawa ko, Miss Lyxa Dich? Totoo po. Ayan, wait. Feeling ko okay na. Okay na yan. Wait. Dito ko pumipikit. Feeling ko kailangan mo lang siyang i-ano. Okay na. Ayusin natin, Miss. Alam. Yan. Wala pa. Ay, wala pa. Ayan. So, ito na ngayon yung ating look for the interview. Para pang matagalan yung sakto dyan. Ito na naman, ang pang matagalan. Yung all-nighter setting spray ng Urban Decay. Ayan. All-nighter setting spray ng Urban Decay. So, dapat kung gusto mo magtagal kayo ng boyfriend mo, ganyan ka din. Spray nyo din yung relasyon nyo. Nakakainis. Go!
Ako? Matutulog ako ng maganda. Char! Ayan. So, maganda. Dahil nga attend ka ng interview, kailangan talaga yung makeup mo kapit na kapit at talagang talagang tatagal siya. So, kailangan mo to na setting spray. Ng Urban Decay. Ng Urban Decay. So, ayan na, Urban Decay. Nakakailan kami din na. Ayan, ito po yung mukha ko. Lapit ko lang. Baka makita niyo yung pores ko, char. Ito po yung mukha ko. Sa, ano, sa makeup ni Miss Lyxa Dich. So, ngayon naman, ang gagawin natin is yung hair. Tingnan natin kung ano yung magiging tsura natin mamaya after na ng hair. Tapos na yung hair na inayos ni Miss Lyxa Dich, may kita nyo talagang yung bangs ko nawala, talagang na-place niya na maayos. Tapos naka-bun siya sa likod nang maayos din, no? Again, ang key is, ano sa name? Kahit ano lang naman. Hairspray is the key. Hairspray, okay? Ayan. Hair fix, napakagaling nyo. Talaga namang na-fix ang hair ko. Ayan, ganda. Ito na kalagalang-galang. Dahil dyan, pasok ka na. So, ito ngayon yung ating look for the flight attendant interview. Then, manood kayo sa isa nating video kung ano ba yung mga tips namin ni Miss Lyxa. At kung nagustuhan nyo tong video na to, like nyo tong video na to. And if you have any thoughts or something na ma-share din sa amin, i-comment nyo lang sa comment box below. So, kita-kits sa other video. Bye-bye!